Ave Maria! Gratia plena! Isang mapagpalang araw po ng Linggo, mga kapanalig. Ang dalangin nating sumapit sa lahat. Samahan po ninyo kami sa mga sandali ng pag-aaral sa salita ng Diyos at pagtatanggol sa ating pananampalatayang Katoliko. Ito po si Brother Marco, si Evangelista. Ipagpatuloy po nating pag-aralan, isabuhay at ipagtanggol ang ating pananampalataya. Isang mapagpalang mainit na hapon po, mga kapanalig. Ito po si Tatang Larry Lamco, Maliyari. Amen. At syempre, meron tayong kasama ang ating mahal na kaibigan. Kasama natin sa ating apostolate at mga apologetic, ang ating kaibigan si Brother Joe Corilla. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat, si Sir Protase Corilla po, nakakambal ni Rizal. Yan. Ano, no? Totoo po yun, ha? Natagatagig po. Yung ating kasama ngayon ay Jose Protasio. Yung kapatid niya. Kambal niya si Rizal. Ah, okay. Talagang kambal sila. Ha? At si Rizal ay nasa Dagupan ngayon. Ingat ka dyan, Rizal. Ha? Oh, ingat ka. Si Rizal doon sa Dagupan? Ingat ka sa mga soldados. I-check mo yung pinagawa mong puso dyan kung may tubig pa. Okay. Bago tayo magsimula ng ating programa, kasama natin ang ating mga co-pilot. No? Simulan mo sa technical. Siyempre sa technical. Andyan si Engineer Marlon na San Diego. Uuwi na yan. At siyempre uuwi na yan. Mabawasan ng gwapo. Salamat naman. Si Miss Sina Bicos kasama natin. At yung isa, natandaan mo yung isa, yung si Hilary, naalala ko eh. Si Clinton. Si Bill. Si Bill. Abraham. Clinton. Gulo mo. Okay. At saka siyempre si Miss Amy Yabut. Okay. Yung mga co-pilot namin sa programa natin. May napansin ka ba kay Miss Sina Bicos? Meron. Actually, mga kapanalig, kung nandito po kayo sa istasyon ng Radio Veritas, parehong maganda yung nasa technical at yung sa PA. Maganda si Amy, maganda si Sina. Pero may advantage si Sina. Ano daw? Pag pagsasabi ha. Si Sina pala, nanggagaling pa sa Plaridel. Bulacan? Oo. Layo, ano? Ng West Avenue. Ano napansin mo? Pagdating dito, parang bagong ligo pa rin. Fresh na fresh, di ba? Oo. Napansin mo ba yun? Layo ng biyahe niyan. Oo. Init-init pa. Oo. Gayahin mo yung mga buhok ni Sina, Amy. Laging fresh ang ang plancha. Yan, alam mo? Parang hindi siya kulot. Para siyang lukot. Bagong paliguan dating. Okay. Mga kapanalig, nagkakatuwaan lang tayo, no? Pero alam mo ninyo, kaya wala pa, kaya wala akong boses masyado, galing po ako sa magkakasunod na recollection, Lenten recollection, kasama ko si Brother Jose Protasio. Kaya pala, hindi ka naka-uniform na yun. Kala ko masuwayin ka talaga. Hindi, galing kasi sa biyahe. Medyo pawis na pawis eh. Yung itim kasi, nagbabakat yung pawis eh. Tama. So magpapasalamat po ako, una sa lahat, sa ating mahal na kura paroko ng San Roque Parish, Baluarte, Gapan, si Father Robert de la Cruz, at si Binibining Juby Zamora, yung kanyang parish secretary. At tumuloy kami sa bahay ni Sister Cynthia Sison. Yan, yung tinuluyan namin, doon kami natulog eh. Okay. Kay Sister Cynthia Sison at yung sacristan mayor ni Father Robert, si Brother Bebot. Mm-hmm. Then after that, nagpunta po tayo sa Santa Elena Parish, Santa Cruz, Gapan. Sa parokya po ni Reverend Father Abraham Bing Cruz. Yo. Father Bing, at sa inyong mga parishioners, salamat po. Shout out sa inyong lahat dyan. Hello po. At ganun din po sa parokya ng San Antonio Abot sa San Antonio, Nueva Ecija pa rin. Kay Reverend Father Carlos Caloy Padilla, na best friend ni Tatang. Ay, susunod ka, ikaw na magtutok doon, ha? Maraming salamat po, Father Caloy, sa inyong mainit na pagtanggap, no? At ganun din po, itong huli, kagabi, kay Reverend Father Sed Calderon, ng St. Francis of Assisi sa Peñaranda. At siyempre, binabati natin ang pinakamagandang secretary sa buong diocese ng Kabanatuan, si Binibining Jocel Ribao. Sabi niya, pakiin mo ako, brother, pinakamagandang secretary. Yun, no? Bahala na kayo mag-away ni Juby at saka ni Emma. Yun. Siyempre, mapagbati rin kay Ate Tess, Ate Babes, Astilaso, Tita Ann Abelio, Tita Alma Ladones, kay Ate Maricel Bahakan at kay Miss
Lorena Impelido. And sa 29, happy happy birthday dun sa tinutuluyan natin kay Ate Christy Abelardo. Happy happy birthday, Ate Christy. At may susulat akong libro tungkol sa Poong Nazareno at hihingi ako ng paunang bungad na salita ni Father Badong. Itong si Ate Christy Abelardo ang mag-i-sponsor nitong librong to, Tatang Lani. Oh. Antabayanan mo yan kasi si Tatang ay deboto din ng Poong Nazareno. Yes. Pagka Biyernes lang doon ka nagsisimba, di ba? Yes. Sa Quiapo Church. Lalo na nung nabubuhay pa si Sister Lorde. Oh, yan. Hindi kami uma-absent yan. Yan, siyempre. Marami tayong kukwento dyan. Pagka, Father Robert de la Cruz, thank you po. At siyempre, mag-a-anniversary na si Father 30th sacerdotal anniversary. Sino? Father Robert de la Cruz. Kala ko 30 years old lang. Hello, Father. Tsaka siyempre si Father ano, si Father Cidro Puyat. Father Cid. Dating may-ari ng Asunta Seminary. Magte-30th ano na sila. Anniversary ng pagkapari. Okay. So, ngayon mga kapanalig, pag-usapan natin yung mainit na usapin sa social media. Particularly yung tweet, no? Twitter. Kasi nung isang araw, merong isang bata na nag-post sa kanyang Twitter account ng ostya, consecrated ito eh. Opo. So, kinuha niya, pero hindi niya in-intake, hindi niya tinake, no? Hindi niya kinain. Sa halip, ito ay kanyang mukhang inuwi. Pagkatapos, nilagyan niya ng tinatawag na online review. Alam mo ba yung online review? Mga food review po. Mga review. Yan, kahit sa Facebook, sa basta lahat ng platform, kahit sa TV, meron eh. Nilagyan niya ng grado yung ostya. Halimbawa, sabi niya ganun, kung sa bilog, 7 out of 10. Parang ganun eh. Nilagyan niya tapos ng, lasang cornflakes. Yung cornflakes, tama ka. Cereal, meal. Cereal, Tapos yung lutong, crunchy. Tapos yung itsura, parang cool, parang something like that, no? Ibig sabihin, yung nakakita, kung walang alam, okay lang. Tuwan-tuwa pa. Parang review lang eh. Review, food review, oo. Pero sa ating pananampalataya sa Simbahang Katolika, malaki po ang impact ng ginawang ito ng bata. Opo. Sapagkat, ito pong batang ito ay nag-aaral sa isang prestigious na eskwelahan sa Metro Manila, sa buong Pilipinas. Kilalang-kilalang paaralan na ito. Ito'y operated ng isang bigating congregation ng mga pari. So, nakakalungkot na dito nang galing yung ganong kalapastanganan sa banal na Eucharistia. Bakit po natin sinabing kalapastanganan? Sapagkat ang ostya para sa atin, kung ito'y konsagrado na, consecrated, ito po'y hindi na ordinaryong tinapay. Kundi ito po ay tunay na katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya isa-site po natin itong banal na pagtuturo ng simbahan sa Katisismo ng Iglesia Katolika sa kanyang Compendium, no? Yung tinapay, pagdating po ng consecration, nagiging totoong katawan ni Jesus. Ngayon, paano po nananatili si Jesus sa Eucharistia? Compendium of the Catechism of the Catholic Church number 282. Number 282. Pakibasa tang. Si Jesus ay tunay na nasa Eucharistia sa isang natatangi at walang katulad na paraan. Siya ay nandoon sa isang totoo at tunay makatotohanan at buong kaganapang paraan sa kanyang katawan at dugo, sa kanyang kaluluwa at kanyang pagkadiyos. Sa makatwid, masasabi natin na sa Eucharistia ay nandoon si Jesus sa isang sakramental na paraan. Alalaong bagay sa anyo ng tinapay at alak, si Kristo sa kanyang kabuuan at ganapan, si Kristo na Diyos at tao. Amen. So dito po, no? Napakaliwanag ng aral ng simbahan, official po ito, nananatili ang Panginoong Jesus sa tinapay o sa Eucharistia. Nandoon mismo si Jesus sa isang sakramental
na paraan. Yung itsura, hindi ho magbabago. Yung tinapay, after consecration, will remain tinapay. Tinapay pa rin. Yung ostyang puti, mananatiling ostyang puti, no? Pero maraming himala, katulad sa himala ng Lansiano, na yung ostya ay naging totoong katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus. Tumagas ang dugo dun sa laman. At marami pang kwento, hindi ito kwentong barbero, hindi ito kwento ni Marites, ito po'y nakatala sa kasaysayan at maging ang mga dalubhasang sayentipiko, hindi nila na maipaliwanag kung papaanong ang isang ordinaryong ostya tinapay ay nag-transform into a real flesh, body, no, ng isang tao. At pag pinagdugtong-dugtong ang iba't ibang himala mula dun sa Lansiano, Italy, 700 AD yung tang. Bago lang, ha? Until now, nananatiling buo yung laman na yon, okay. No? Kaya kung meron lang kayong pera, di pumunta po kayo dun sa Italy. No, Sister Purissima Arciaga, shout out po, nandiyan kayo sa Roma, Italia. I hope nakarating na kayo diyan sa Lansiano, Italy. Nandoon ang nakakamanghang miracle ng ostya na naging totoong laman ng Panginoong Hesus. At hindi maipaliwanag ng kahit sinong napakagaling na scientifico kung paano nangyari yon. Sapagkat ang himala ng Diyos talagang hindi mo kayang abutin yan. No? Ngayon, ang ating isa pang tanong, kasi tinanong natin, paano nananatili si Jesus sa Eucharistia? Ang tanong, totoo ba na laman, no? Laman, katawan at dugo ng Panginoong Jesucristo, yung tinatanggap natin sa anyo ng tinapay at alak? Ito po yung ating hihimayin at pag-aaralan makaraan po ng ating break. Ayun. Shout out po yung John 6, Joe. John 6. Nababasa mo ba? Sige, pag hindi, wag na. Para hindi tayo mga pa. Ayan, malaki ha. Shout out. Basa ba? Oh, malapit lang pala si Sister Arciaga sa ano, sa Lansiano. Isang oras lang. 1.5 sa kotse. Shout out po kay Brother Anthony Panganiban Felipe Reyes. Nakikinig sila sa San Juan, Bayumbo, ano, Paumbong, Bulacan. Ayan. Bulacan. Kay Sister, kay Mami Sinaida Oliveros Lirio. Hello, Mami. Kamusta ang po? Napakabait. Daddy Nelson. At napakabait na Mami and Daddy ni Father Cel Lirio. Shout out Sister Carol Otchige. No, shout out po kay diyan pala si Anthony Panganiban Felipe Reyes sa Paumbong Bulacan, Barangay San Jose. Sa aking mahal na kaibigan diyan sa Australia, si Brother Marlo Ferdinand Lopez, mabuhay ka ha? Kasama ang ating kaibigan si Badet, no? Shout out po kay Brother Manny De Leon, kay Brother Bodic Rabago. Nandiyan po sa Italy, sa Europa. Ave Maria! Gratia plena! Sa mga kapanalig, no, ang isa pong bagay na nais nating muling talakayin ay totoo ba na katawan at dugo ng Panginoong Jesucristo yung tinatanggap natin sa anyo ng tinapay at alak? Alam niyo po kasi, sa aral ng Protestante, ganito yung kanilang paniniwala eh. Yung pagkain ng laman ni Jesus at pag-inom ng kanyang dugo ay mga simbolo lamang yun ng buong pusong pagtanggap sa kanyang paghandog sa krus para sa ating kaligtasan. Sa kanyang biyaya daw po, sa pamamagitan ng ating pananampalataya, ay nagiging parang katawan at dugo ng ating Panginoon. So tayo po bilang totoong Kristiyano, alamin natin paano po ba ipinakilala ni Jesus yung kanyang sarili sa anyo ng tinapay. Basahin natin Brother Jose Protasio ang Gospel of St. John chapter 6 verse 35 at yung verse 51. Pakibasa natin, Joe. Sinabi ni Jesus, ako ang tinapay na nagbibigay buhay, ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. Ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit.
Okay. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ng tinapay na ito. At ang tinapay na ito ay aking katawan na nagbibigay na ibibigay ko upang mabuhay ang sangkatauhan. So, mga kapanalig, napakalinaw po. Napakalinaw po ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Ang tinapay ay ang aking katawan. Mm-hmm. No? Ay ang hindi sinabing simbolo ng aking katawan. Sa mga tweet, totoo na ang katawan ng Panginoong Hesus ang ating tinatanggap sa anyo ng tinapay. Ito nga po yung tinatawag na ostia. No? Nakakalungkot. Ito nga, Brother Marco, yung nangyari sa sinasabi mong parang food review. Mm-hmm. No? Dahil nga siguro sa... Actually, hindi parang. Ginawa talaga. Ginawa food review na masasabi natin ito'y kulang sa kaalaman yung gumawa nito. Mm-hmm. No? Kulang sa kaalaman. Mga kapanalig, tatandaan po natin, ang pagtanggap ng tinapay na ating pinaniniwala ang tunay na katawan, laman ng ating Panginoong Hesukristo, ay isang katibayan na ang tinapay, no? No? Ang tinapay, tulad na itinuturo at pinapaliwanag ng mga taga, ano to, mga pastor protestante na simbola lang daw po, wala pong katotohanan yon. Sapagkat sa salita mismo ni Jesus, ito ang aking katawan. Masigit nating dapat paniwalaan ang salita ng ating Panginoong Hesus na ang kanyang laman ay maaari nating kainin sa pamamagitan ng tinapay kumpara sa simbolo lamang. Huwag po tayong tumulad sa mga Hudyo na nag-aalinlangan sa ating Panginoong Hesukristo. Ano ba nangyari doon sa pag-aalinlangan ng mga Hudyong binabanggit mo? Bakit? Ano ba naging reception ng mga Hudyo nung sinabi ng Panginoon yung binasa ni Brother Jose Protasio dyan sa John chapter 6? Ano ba reaction nila? Ganito po ang nakasulat sa aklat ng Juan 6:41-52 nung sinabi ni Jesus, ito ang aking katawan. Hmm. Ito ang inisip ng mga Hudyo o nasa isip nila at sinabi. Nagbulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sa sinabi niyang, ako ang tinapay na bumaba mula sa langit dahil dito'y magkakaroon o nagkaroon ng mainitang pagtatalo ang mga Hudyo. Papaanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang makain natin. So meaning to say, dyan sa binasa mo, literal na laman. No, literal na laman. Opo. Yung pagkakaintindi ng mga Hudyo na kanilang kakainin. Kaya hindi nila naunawaan yung ipinahayag ng ating Panginoong Hesukristo. Opo. Siya ang tinapay. So ang tinapay ay ang kanyang laman. Sa pamamagitan ng huling hapunan, muling ipinaunawa ng Panginoong Hesus kung paano natin makakain ng kanyang laman upang ang sino mang kumain yon ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ganito kasi yung senaryo. Nung ang Panginoon, pinahayag niya, kainin ninyo ang aking laman. Yan. Di ba? Kasi ang impresyon ng mga Hudyo, katawang lupa. Oo. Paano natin ano kakagatin natin siya? Ano cannibal. Oh, di ba? So, hindi nila naintindihan yung bagay na sinasabi ni Jesus, ang aking katawan kainin ninyo. Paano kakainin? He instituted the sacrament of Eucharist, yung misa. Yes. At dito, nung itinatag niya yung misa, doon niya ipinakita kung paano natin siya kakainin. Hindi pala in form of flesh, hindi sa anyo ng laman mismong literal. Opo. Kundi sa anyo ng tinapay. Kaya kung babasahin natin ang Mateo chapter 26 verse 28, no? Ang sabi diyan, Tatang Larry, pakibasa mo na nga Mateo 27:26-28. Habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay. At matapos magpasalamat sa Diyos ay pinaghati-hati niya iyon, ibinigay sa mga alagad, sinabi, kunin ninyo ito at kainin. Ito ang aking katawan. Pagkatapos dumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay iyon sa kanila. Sinabi niya, uminom kayong lahat nito sapagkat ito ang aking dugo. Pinapagtibay nito ang tipan ng Diyos, ang aking dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. So, dyan makikita natin, Tatang Larry, di ba? Opo. Yung katotohanan na sa tagpong ito, nung itinatag niya ang misa, ang Eucharistia, celebration, ipinakita niya yung
tawag dito, yung laman na sinasabi niyang kakainin ay mismong sa anyo ng tinapay. Opo. Ngayon, huwag ka magtaka. Pwede ba yun? Yung laman ay magiging, yung tinapay magiging laman niya? Opo. Eh, hindi ho, imposible yun. Kasi sabi ho ng Marcos chapter 10 verse 27, no? Hindi ito kayang gawin ng tao, ngunit hindi ito imposible sa Diyos. Sapagkat ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos. Kaya itong tinapay na to, sa loob ng Santa Iglesia Katolika, hindi po to binivenerate lang. Hindi po to binivenerate. Ito po ay talagang sinasamba. Amen. Basahin natin, amen. Brother Jose Protasio, yung ating Catechism of the Catholic Church sa kanyang compendium. Number? Ano number yan, Brother Joe? 1378. Okay, ano sabi? 1331. Oh. Ang nararapat na pagsamba na dapat iukol sa sakramento ng Eucharistia sa loob man o sa labas ng pagdiriwang ng misa ay ang pagsamba San Antas ng Latria. Aha. Aalumbagay ang pagsamba sa mga sa ang pagsamba na tangi sa Diyos lamang inuukol. Masugid itong dinadala ng simbahan sa mga may sakit at sa mga walang kaykayahang dumalo sa pagdiriwang ng misa. Ito ang ginagamit sa ng simbahan sa tuwing may maranga ng maringan na pagsamba ng Eucharistia. At ito rin ang dinadala upang sambahin sa prosesyon ng Eucharistia. Inihimok din ng simbahan ang mga mananampalataya na laging dumalaw sa mga simbahan upang sambahin ang Santissimo Sacramento sa tabernakulo. Amen. Amen. So dyan, yeah, sa turong iyan ng ating pananampalataya, itong tinapay na ito sa loob ng Santa Iglesia Katolika ay hindi po binibigyan lamang ng veneration, ng paggalang, kundi ng ganap na pagsambang latria. Yun. At ang sambang latria ay nauukol lamang sa Diyos. At ang tinapay, kaya sinasamba, dahil ang katawan na ito ay Diyos, ang, amen, ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po tayong mga Katoliko, Kristiyano-Katoliko, lalo tayong mga Pilipino, meron tayong mga debosyon sa mga santo, di ba? Meron tayo. Halimbawa, ako na, halimbawa, St. Paul, ang paborito kong santo. Pero hanggat maaari, tama ba yung term ko? Hanggat maaari, pag pumunta ka sa simbahan, bago ka magbigay galang, yung term, magbigay galang, doon sa banal na imahe ni San Pablo, ako bilang deboto sa kanya, dapat uunahin ko pala yung kinaruroonan nung simboryo kung saan nakalagak ang tunay na katawan at dugo ni Kristo sa anyong tinapay. Amen. Yung una mong puntahan, doon ka lumuhod, doon ka dumuhingin ang lahat ng kailangan mo. Kaya ka alam po ninyo, dahil itong tinapay na nilagyan ng online review ng isang batang senior high school ata, no? Diyan sa isang prestigious na eskwelahan, ay nalapastangan. Na-iskandalo tuloy ngayon ang kanilang institusyon, ang kanilang eskwela. Opo. No? Tinigil ang anumang mga pagdiriwang ng banal na misa at kinakailangang dumaan sila sa proseso ng pagsisisi. Opo. No? At ang malungkot pa nito, may pinadalang message sa akin si Dr. Eric Padilla, isa sa pinakamagaling na anesthesiologist dyan sa UST. Yun, no? Na ang bata ay maaaring maharap sa excommunication galing sa Vatican, ng order. So malungkot po. Kaya tayong mga Katoliko, wag ho nating lapastanganin ang ostya o ang tinapay. Kasi po, yan ay totoong si Jesus sa anyo ng tinapay. Hindi ho tayo dapat magduda. Kasi pag nagduda tayo, tayo ay natutulad doon sa mga Hudyo, sa mga iskrib at pariseyo na walang tiwala kay Jesus. Kaya nga, sabi ni Jesus doon sa John chapter 6 verse 48, ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay. So, amen, yung pagkain ng kanyang laman in form of bread, no, ay ibinigay niyang paraan upang tayong mga naniniwala sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan.
Kaya nga mga kapanalig, ito'y isang eye-opener din, lalong-lalo na po sa mga school ng Simbahang Katolika, yung mga Catholic school, Catholic institution. Aba, dapat siguro repasuhin mabuti na hindi academic excellence lang ang ini-aim natin sa mga paaralan natin. Dapat mag-excel din ang mga nag-aaral sa mga Catholic school tungkol sa ating pananampalataya. Amen. Ang problema, masyadong napupokus ang mga school administration para mas umangat yung kalidad ng edukasyon panglupa dito sa mga mag-aaral. Eh, as a Catholic institution, bigyan nyo rin ng sapat na time para lumago ang mga bata sa kanyang pananampalataya. Eh, nakakalungkot eh, galing sa Catholic school. Yun pang nasa Catholic school ang pinagmulan ng ganitong review. Yung galing sa mga Catholic school ang gumagawa pa ngayon ng mga atake sa simbahan. Marami akong kilala, umalis sa simbahan. Mga nag-born again, sumama ng iba't ibang grupong born again. Yun pa ngayon ang number one attacker. Pero kung yan na-train, naturuan, nabigyan ng sapat na atensyon para matuto ng Catholic faith, hindi mangyayari yan. Kasi kung yung batang yan, alam niya na yung ostya ay totoong katawan at dugo ni Jesus, hindi niya gagawin yung kalapastanganan na yan. Saan siya naghugot? Saan ang hugot niya, pinagkunan niya ng hugot niya? Eh kasi dito maaaring mag-viral ako. Ay, nag-viral nga siya. Nag-viral nga. Pero sa hindi magandang paraan. Negatibong paraan. Negatibong paraan. Tama. Diba? So yan po mga kapanalig, ang ating muling pag-uusapan sa ating pagbabalik. Hindi po ako galit, alam ako boses. Mayang Katolik. Kahalagahan. Skip na natin. Skip na natin. Shout out po sa ating mahal na mga listener. Hindi po ako galit, wala lang akong boses. Pan Bongski, happy watching. Brother Tony Di Mapilis. Mga kapanalig, Philippine Standard Time, 30 minuto makalipas ang ikalawa ng hapon. Shout out po kay Brother Louie Gonzaga, kay Sister Carol Ochige. Ave Maria! Gratia plena! Okay mga kapanalig, nagbabalik po tayo sa ikalawang bahagi ng ating palatuntunan, Apologetica. Kasama niyo po Brother Marco Evangelista at Tatang Larry Lamco Malyari sa loob ng 16 na taon. Oh, 16 na, sweet 16, di ba? Kaya awa ng Diyos. Kaya natitipid na ako sa pangkulay, hindi na kinakaya. Eh, ako sabi ko eh, hindi ko ako galit mga kapanalig, no? Kaya lang kailangan ko ibuga yung boses ko at naubos dun sa mga recollection natin eh. Ha? Pinaliliwanag lang po natin yung ating pananampalataya. Of course, kasama natin ang ating mahal na kaibigan at partner sa ating apostolate, si Brother Jose Protasio Carrera Corilla ng Dagupan. Yan, kasama rin natin sa ating technical side si Michina Bicos at si Engineer Marlon San Diego, si Bill, at saka syempre yung ating production assistant, ang magandang binibining si Miss Amy Yabut. Sino siya kasama ni Marlon? Si Bill? Si Bill. Hindi ba si Abraham? Kasi Clinton eh. Shout out po ha, sa lahat ng nakikinig. At pinagpipray po natin ang past recovery ni Kuya Nonoy Ruga. Kuya Roni. Nandyan po sa Paranaque Doctor's Hospital. Binabantay ang mabuti ni Ate Inday, ni Ate Jenny. Baka daw tumakas. Yan. Shout out. Yan ang love of my life ni Ate Inday talaga. Oo, siyempre. Ay, kababayan pala ni Sheena, itong si kapanalig Alejandrino. Ayan. From Sister Patty Mendoza ng Baliwag, Bulacan. Yo, kumusta po kayo? Lahi po kami ng Alejandrino, sabi ni Sister Patty. Okay. Sheena, kababayan mo pala to, si Sister Patty Bulacan Mendoza. Okay. Malamang maganda rin to. Amen. At siyempre, sa ating mahal na kaibigan, kapanalig, no?
si Sister Purissima Arciaga. 1.5 hours lang pala sa kotse from Roma, Lanciano. Italia, yung Lanciano, Italy. Ah, okay. Pag pumasyal ako sa Italy, palagay ko ipapasyal ako ni Sister Purissima. Kasama si Sister Tita Arciaga. Teka mo na, namasahe ka lang. Ba? Bibigyan, ako ng, okay. Bibigyan ako ng pamasahe ni Kapitana Evelyn Tan Arago. Pupunta ka ng Lanciano? Yes! Yes! Sana all! Namasahe ka ba sa Lebesia? Pwede namang mag, ano eh, pwede namang mangarap. Ikaw naman, oh. Hindi pa ho nakakarating si Tatang ng Italy, eh. Pero ako tang nakarating na ako ng Rome. Sa Rome. Rome Blonde. Magkaibang isla nga narating natin dun, eh. Tinatanong ako, namasahe ka ba? Eh, di ba, sabi mo, pagpunta mo na Ebesiha, dumating ba si Jess De Jesus? Hindi ako minasahe. Brother Jess, may utang ka kay Brother Marco, ha? Okay. Yung mara pinuntahan. Di ba, balik ka naman, eh. Di ba yung sabi? Amen. Ano sa 8, sa 8. Sa 8 na lang daw, punta mo si Brother Marco. Please. April 8. Okay, okay, so balik tayo. Natin. Okay, okay. Mga kapanalig, alam po ninyo, sa totoo lang, ha, medyo apektado ako. Of course. Oh. Doon sa naging tweet nung bata. Hindi naman niya kasalanan yun kung alam niya, eh. Hindi niya kasalanan dahil possible, hindi niya alam yung kahalagahan, yung totoong ano ng hostia, presensya. Opo, opo. Ngayon pala ay talagang ang buong divinity ng Panginoong Jesus, ang buong pagkatao ng Panginoong Jesus nandun sa tinapay. Hindi niya gagawin yun kung alam niya, eh. Mm-hmm. So, paano niyang hindi nalaman? Eh, galing siya sa Catholic school. Manifestation ito, eh. May kulang, eh. May manifestation kulang. Ito na may kulang yung institusyon kung saan siya naroon, eh. Amen. Okay. Kaya nga, sikapin natin na maibigay, no? Brother Philip Cesar Herrera, dyan sa Pangasinan, sikapin natin maibigay sa mga kapanalig natin ang aral na itong ostya na tinatanggap natin ay hindi ordinaryong tinapay. Totoong katawan at dugo ni Kristo. And believe me, kung alam yan ng bawat Katoliko, walang lalapastangan. Pangalawa, maiintindihan natin yung kasagraduhan, yung kabanalan, na ito pala dapat talagang sinasamba. Bakit? Sabihin natin tang hindi naiintindihan. Okay, pero nagturo na dyan ang Panginoong Jesus, di ba? Totoo po. Alam po ninyo, mga kapanalig, pag pinag-aralan natin ang banal na kasulatan, sa panahon pala ng pasimula ng paglikha ng tao, no, nagka-problema na ang tao dahil sa pagkain. Pagkain. Dahil sa pagkain. Alam nyo bang nalagay sa panganib na mawala yung buhay na walang hanggang itinalaga ng Diyos sa tao dahil sa pagkain? Pero ibinalik yan. Ibinalik yan sa panahon ng Kristyanismo sa papaanong paraan. Yan. Basahin po natin, Brother Marco, yung 1:53-54. Sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Mga kapanalig, ganong kahalaga ang banal na ostya na siyang tunay na katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Buhay na lamang may dugo. Malibang kainin mo yan, hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, ang banal na ostya, sinasamba natin bilang ang ating Panginoong Hesukristo. Ito rin ang source natin para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi po yan source ng mga viewer para mag-viral tayo sa social media. Opo. Ayun. At natandaan natin, no? Ito'y turo, hindi galing lamang sa mga apostol. Ito'y directling turo mula sa ating Panginoong Hesukristo. At yung binasa ni Tatang sa Juan 6:53-54, nung sinabi niya ito na kainin ang aking laman, inumin ang aking dugo, ito ang magbibigay sa inyo ng buhay na walang hanggan, nag-trigger ito sa mga Hudyo, doon sa mga nakapaligid sa kanya, para iwanan siya. Bakit? Nag-trigger. Oh? Eh kasi sabing ganun, kainin ninyo ang aking laman, inumin ang aking dugo, literal ang interpretation, ang noon nangyari. Pag binasa natin ang John chapter 6, verse 66, anong napansin mo, Dan? 66?
Di ba? Sign of the devil yan. Oo. Ah. John chapter 6, verse 66. Ano nangyari? Mula noon, marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. You see? Grabe, no? Iniwan siya. Ito ang nakakatakot nga pagkulang sa pag-unawa, sa kaalaman, no? Ang isang Kristiyano-Katoliko, hindi lamang yung pagkakasalang nagawa, gamitin ko yung term, nung batang nag-food review, nagdudulot ito ng pagtalikod sa pananampalataya. Kaya mahalagang pag-aralan po natin yung ating mga sinusunod na doktrina sa loob ng simbahang Katolika. Tandaan po natin mga kapanalig, yung hindi pagkaunawa sa aral ay nagdudulot ng pagtalikod sa pananampalataya. At yan. Ito pa ang isang patutuo na ang tinapay is not an ordinary bread, kundi totoong nagiging katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito'y hindi isang simbolo, yung itinuro ni Apostol Pablo sa sulat sa unang aklat ng Korinto, chapter 11, verse 27 to 29. Pakibasa mo ngayon, Brother Jose Protasio Corilla. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagaan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom sa katauhan laban sa kanyang sarili. Amen. So ito, Brother Joy, yung maliwanag na tinuro sa atin ng Apostol San Pablo. Di ba? Na kapag tayo ay tatanggap ng tinapay, kinakailangan natin ang pagsisiyasat ng ating sarili bago tayo kumain. Di ba? Opo, totoo po yan mga kapanalig. Kailangan handa, ang ano dyan, ibang termino, handa ang ating sarili. Ngayon, ano ba ang dapat nating gawin? No? Bago makinabang o tumanggap ng komunyon, ito nga yung pagsusubo o pagtanggap natin sa tunay na katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Basahin po natin ang isang bahagi, ang Katechismo ng Simbahang Katolika sa kanyang Compendium o Paglalagom, number 291. Pakinggan po ninyong maigi, mga kapanalig. Upang makatanggap ng komunyon, kinakailangan ang ganap na pagiging kaanib ng Simbahang Katolika at ang pananatili sa buhay ng biyaya. Na ang ibig nito sabihin ay ang pagkabatid na siya ay walang kasalanang mortal na kinikimkim. Ang sinumang nakabatid na siya ay may kasalanang mortal ay kinakailangang humingi muna ng kapatawaran sa sakramento ng kumpisal bago makinabang o tumanggap ng komunyon. Mahalaga rin, ang mga tatanggap ng komunyon ay may kalooban puno ng pananalangin at nagsasagawa ng ayuno ayon sa hinihiling ng simbahan at nararapat ang pananamit bilang tanda ng pag-ibig at paggalang kay Kristo. You see? Ayan. Hindi lang pala sarili natin ang dapat nating siyasatin, even yung ating paraan, yung physical, ng pagsusuot, di ba? Sapagkat ito'y nagpapakita rin ng ating paggalang kay Kristo. Kaya nga sa simbahan, pag magsisimba kayo, yung mga kababaihan, huwag kayong magsusuot ng mga espageti na naka-strap espageti yung ang tawag doon. Oo. Huwag kayong magsusuot ng short na kita na yung mga kuyukot. Yeah, diba? Huwag kayong, yung mga lalaki, mga naka-walking short, naka-rubber, huwag kayong pumorma. Hindi pormahan ang pagsisimba. Ang pagsisimba ay pagsamba. Diba? Huwag kayong pumorma na kayo'y mamamasyal sa mall. Kung kayo'y magsisimba, magsimba kayo. And after that, saka kayo gumayak, kung gusto nyo pumunta ng parke, gusto nyo pumunta ng mall, o kung saan lupalop kayo magliliwaliw, gawin nyo yon after ng misa. Pero hindi yung mula bahay, didiretso ka ng simbahan, nakaporma ka ng pang mall. Hindi ganon. Kasi tinuturo ng ating simbahan yan eh. Ang titigas lang talaga ng ulo yun. Ng iba. Oo. Hindi lang ng iba, mas mukhang parang marami nga matigas ang ulo eh. Di ba? So, ano ang turo sa atin? Kinakailangan siyasatin ang ating sarili. Ngayon, kung ang kasalanan mo naman ay binyal, very light,
Opo. Sa pagsimula ng misa, sinasabi natin doon, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, baka ako nagkasala sa isip, salita at gawa, may pagsisisi na doon. So okay na yon. Then, bago tayo tumanggap ng komunyon, sinasabi natin, Panginoon, di ako karapat-dapat na tumanggap sa iyo, ngunit sa isang salta mo lang, gagaling na ako. Kung ang kasalanan mo ay light lang naman, so pwede kang tumanggap ng komunyon. Pero if you are committing a grave sin or mortal sin, before you receive the Holy Communion, dadaan ka sa sakramento ng kumpisal o ng reconciliation. Yun lang naman po ang dapat nating maintindihan eh. Then, kapag tayo'y nagkukumunyon, inilalagay natin ang sarili natin na nakikipag-ugnayan kay Kristo. No? Tumatanggap tayo dahil sumasampalataya tayong ang tinatanggap natin mismong si Jesus. Hindi, nagkukumunyon tayo dahil yung kasama natin nagkumunyon, nahihiya tayo na hindi pumila. So kahit nawala sa loob mo, pipila ka. And then even the external rite, yung pagtanggap ng communion, ang dami-daming mga Katoliko, ha? Pagtanggap na lang ng communion, hindi pa alam ang proper way. Di ba? Ano ang gagawin? Yung kaliwang kamay nasa itaas, nasa ibaba ang kanang kamay, sapu-sapu yung kaliwang kamay. Pagtanggap ng communion, i-guide mo sa iyong baba, kunin ang kanan, yung ostya na nasa kaliwa, at tanggapin ng iyong bibig. Kung naka-face mask ka, ibaba mo na yung face mask mo, tanggapin mo. Hindi mo dadalhin doon sa upuan, hindi ka pupunta sa sulok. Doon mismo sa tabi ng pare o ng lay minister, tanggapin mo yung katawan ni Kristo para maiwasan ang anumang mga eventualities. At yung mga nasa simbahan naman, maging mapagmatsyag tayo para hindi nababalahura yung banal na Eucharistia. Amen. Yan po ang ating muling babalikan. Hello, Pans. I love you. Mare, nandito ka pala? Maghuhulog ka rin ba ng insurance mo? Ay, hindi, Mars. Magde-deposito lang ako sa bangko. Ah, ako naman para sa Pihot Contribution. Ano na to dahil? Alam mo na, mahirap pag nagkasakit. 1374. Tapos dito, sa pizza. Wala na yan, tapos niya. Regular na magbayad ng Pihot Contribution. Basahin mo to dyan, yung tinatawag na. Gamit ng benepisyo, pwede na rin magbayad online. 294. 294. www.philhealth.gov.ph at gamitin ang member portal. Ang kumpisal. Shout out po sa mga kapanalig natin. Naku, wala na ho akong boses eh. Sister Leia Jimenez. Si Miss Ella Vergara. Ayan, nakikinig sa atin. Dante Flavier Carbonell. Shout out po sa inyo. Brother Jun Pendre, kumparing Jun. Brother Lito De Leon Kalimling. Brother Dominic Sakabin. Brother Amorin Elizar. Sister Marlene Makaspak. John Demar Kabigin. Ave Maria! Gratia plena! So mga kapanalig, ito'y binibigyan din natin para ang bawat Katoliko ay matuto sa ating pananampalataya sa tamang pagsamba sa ostya na tinatanggap natin, hindi bilang tinapay, kundi bilang totoong katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po, sa ating Catechism of the Catholic Church number 1374, ano ang sinasabi tang tungkol sa banal na Eucharistia? Ganito po ang nakasulat, ang paraan ng presensya, pag-iiral ni Kristo sa mga anyong Eucharistiko ay pambihira. Itinatampok ang Eucharistia ng higit sa lahat ng sakramento at ginagawang kaganapan ng buhay espiritual at lunduan ng lahat ng sakramento. Sa kabanal-banal ang sakramento ng Eucharistia ay naroroong tunay, totoo at sustansyal, ay katawan at dugo, taglay ang kaluluwa at pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang buong Kristo, ang presensya na ito ay tinatawag na real, totoo, hindi pansarili lamang sapagkat ang ibang presensya ay totoo din. Ang kanyang presensya ay higit sapagkat substansyal at dahil dito si Kristo, Diyos at tao ay lubusang nagiging presente o umiiral. So napakaganda po ano, ng aral na ito ng ating pananampalataya at
Palagay ko tang maganda basahin din natin to sa wikang English, ano, dito sa Catechism number 1374. In the most blessed sacrament, in the most blessed sacrament of the Eucharist, the body and blood together with the soul and divinity of our Lord Jesus Christ, and therefore the whole Christ is truly, really, substantially contained. This presence, as if they could not be real too, but because it is presence in the fullest sense. That is to say, its substantial presence by which Christ, God, and man makes himself fully and entirely present. Ang liwanag kasi, no? Pagka in English natin, ang liwa-liwanag, mas maiintindihan natin eh. The body and blood together with the soul and divinity of our Lord Jesus Christ, and therefore the whole Christ is truly, really, and substantially contained. So yung tinapay, hindi pwedeng i-review. Ang tinapay, hindi pwedeng iuwi at itago sa kung saan. Amen. Ang tinapay, pagkagaling sa communion, dapat ay kinakain. At pag kinain natin ito, ano ang magiging benepisyo ng ating kaluluwa para dyan, Brother Jose Protasio Corilla? Ang Eucharistia ay pangako ng kaluwalhatiang dating dahil dito, tayo ay pinagkakalooban ng lahat ng pagpapala at biyayang makalangit. Pinalalakas tayo nito sa paglalakbay natin sa lupa at tinutulungan tayo nito na hangarin ang buhay na walang hanggan. Ngayon pa man, pinag-iisa tayo nito kay Kristo na niluluklok sa kanan ng Ama, sa simbahan, sa langit at sa mahal na Birhen at sa mga banal. Amen. So ang liwanag ng sinabi diyan sa binasa mo, Brother Joe, no? Brother Joe Corilla, na itong pagtanggap natin ng communion ng tinapay, no? Totoong katawan at dugo ng Panginoong Jesucristo ay mayroong hatid sa ating kaluwalhatian. Opo. Darating tayo sa langit pag naniniwala tayo at sumamba tayo sa tinapay na yan. Kasi nariyan ang buong Jesus sa anyong tinapay. Ngayon, tanong natin, Brother Marco, bakit tinapay at alak ang material na ginagamit o ginamit ng ating Panginoong Jesucristo para sa banal na Eucharistia? Oo nga, bakit nga ba tinapay? Eh, alam po ninyo bakit hindi nalang kanin? Ayan, hindi po. Meron diyang batayan naman eh. Eh, alam po ninyo mga kapanalig, mula pa nung lumang tipan, no, sa panahon ng bayang Israel, ay ginagamit ng material sa pasasalamat ang tinapay at alak, no? Kaya tinukoy ng sumulat ng bagong tipan sa wikang Grego na Eucharistia ang huling hapunan ng Panginoon dahil ito'y tinutugma sa isang kaganapan ng paghahandog sa lumang tipan na tinatawag na Toda Offering. Kung ang Eucharistia sa wikang Grego ay nangangahulugan ng thanksgiving o ipasasalamat, ang terminong Toda naman ayon sa wikang Hebreo na ginamit sa matandang tipan ay pasasalamat din o thanksgiving. Yan. Eh, kung pag-aaralan nga natin dyan, sulat nyo na lang siguro, no? Hindi na natin babasahin yung tagpong yan. Yan po'y nakasulat sa aklat ng mga bilang, Kabanata 15, talata 1 hanggang 10. Dyan nyo makikita po yan, mga kapanalig. Mga kapanalig, yan ang assignment ninyo sa mga nakikinig sa atin. Sa ating Sky Cable Channel 211, sa ating Facebook live stream DCRB846, sa ating YouTube Veritas PH, no? Sa ating Signal Cable TV na Channel 313, sa ating e-radio portal, no? Although audio lang yan. At sa aking Facebook Live, ang ating assignment, basahin nyo ang aklat ng bilang, chapter 15, verse 1 to 10. At dinyan nyo makikita kung bakit tinapay ang ginagamit na material sa ating communion. Ibig sabihin pala, pag tumatanggap tayo ng banal na Eucharistia, no, sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo sa anyong tinapay, ito pala'y pagpapasalamat. Mm-hmm. Eh, bakit ka magpapasalamat? Eh, isipin mo yung sinabi ni Kristo, malibang kanin ninuman ang aking katawan. Yeah, di ba? Hindi siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, kailangan mong kainin. Kaya pag kinakain mo pala yun, nagpapasalamat ka sa biyaya ng buhay, hindi lamang ng material kundi buhay na walang hanggan. Amen. So yan lang ho ang kahulugan noon, ano? Para mas maintindihan natin
palalimin natin yung ating kalaman, ang ating Apo. Aral sa Iglesia Katolika. At tayo namang nasa authority, no? Meron tayong capability na makapagturo, gawin natin yung angkop para walang bata na gagawa ng ganyang mga review sa Blessed Sacrament. Walang Catholic faithful na aalis at sasabihin, simbolo lang yung tinapay. So yun yung ating ipinaglalaban, mga kapanalig eh. Ngayon, siyempre limitado naman ang oras natin, Tatang Larry. Opo. Kaya nga po ang inyong lingkod ay sumulat po ng aklat, no? Yung ating discussion ngayon, yung ating mga kinukuha sa Bible at sa Catechism of the Catholic Church, inilagay na natin dito, sinimplify na natin. Pinaliit natin ang kapal ng ating libro. Kasi pag ito binasa, eh minsan makita mo pa lang yung kapal, tatamarin ka na eh. So ito po, sinimplify ko. Nandito na yung Bible verse, nandito na yung aral opisyal ng Catechism. Pinagsama-sama na natin dito, ipinaliliwanag ng aklat na ito ang maraming tanong kung bakit natin ginagawa sa loob ng Iglesia Katolika. Kaya kung kayo po ay may pagkakataon, yung mga magulang, alagaan ninyo ang inyong mga anak, ang inyong mga apo, na huwag nang lumipat ng ibang sekta. Amen. Mag-avail po kayo ng librong ito, no? Dito po sa ating station lang ito pwedeng mabili. Kasi wala ito sa bookstore. Negosyo kasi pag nasa bookstore. Ito po, apostolate ko. Dito lang po sa himpilan ng Radio Veritas mabibili dito sa ating lobby. Ngayon, kung kayo naman ay malayo, pwede po kayong mag-order nito sa ating Shopee. Alam ko Shopee eh. Paano ba makakapag-order nito? Pakitanong mo nga doon sa labas kung paano makakapag-order. Pakitanong, hiningitian mo lang ako, Joe. Paano order? Paano o-order nito? Sa assistant ni brother. Paano o-order ng libro? Paano o-order? Ang bagal. Ito yung UMD 846. Ayun. I-search ang UMD 846. Sa siyap yan. UMD, Union of Marian Devotion. Ayun, UMD 846 sa Shopee. So i-search nyo lang po, makakakuha kayo nito. Ngayon, kung kayo naman, meron na, pero meron kayong kilala na medyo naliligaw. Pag-iwang-iwang yung pananampalataya. Mag-avail na kayo nito at irigalo nyo sa kanila. Amen. Lalo na ngayong panahon ng Kwaresma, yung paglilimos, kasama na yung importanteng paglilimos sa ating spirituality. Kaya i-avail nyo po itong pagtatanggol sa pananampalataya. Meron po itong imprimatur ni Bishop Milo Hubert Vergara ng Diocese of Pasig. Kasi taga-Diocese of Pasig ako. Meron din po itong endorsement ng ating mahal na obispo, Sopronio Bangkod, Diocese of Cabanatuan, sapagkat siya ang chairman ng CBCP Episcopal Commission on Biblical Apostolate. Kaya ito po ay safe, no? Safe. May imprimatur, ibig sabihin, Tatang Larry, free from error in matter of faith and morals. Amen. Kaya importante may imprimatur ang libro. Huwag kayong pumunta sa bookstore, wala po nito doon. Kasi pag sa bookstore nyo ito nakita, negosyo yon. At wala ring ibang page sa Shopee. Yun lang pong UMD 846. Kasi merong mga impacto, gumaya. At ito ay ibinibenta 1,000. May mga kumuha naman. Tapos nag-ano sa akin, ay bakit to ang mura pala sa inyo, bakit dito mahal? Eh mga gumaya o mga bogus eh. Ingat kayo, pati mga libro ngayon, dinadaya na ng mga impacto. Kaya, UMD 846 lang po sa Shopee. Ngayon, kung pupunta kayo sa istasyon, nandito lang sa lobby. Amen. Para wala nang bata na magre-review ng mali. Saka linawin ko, baka nakakalimutan mong ipaliwanag, hindi lang naman ang ipinapaliwanag dito sa banal na Eucharistia. Nandito lahat yung pitong sakramento at yung mga pangunahing doktrina natin. At para malinaw. Sa pitong sakramento, ang isang kino-question lagi dyan eh, yung binyag. Nandito. Bakit daw baby pa lang, binibinyagan na, nandito po ang sagot. Nandito lahat, lahat ng pitong sakramento. Bakit kayo nagkukumpisal sa pare? Nandito. Ano pa laman tang? Ano pa laman? Saisahin ko na, tungkol po sa binyag, sa kumpil, Eucharistia, matrimonyo, banal na orden,
Kumpisal at Santo Ulio. Ano pa naman? At tungkol naman sa ating mga pangunahing doktrina, yung sign of the cross, tanda daw ng halimaw. Ay, ibig sabihin, pag nag-sign of the cross ka, tatak ng demonyo. 666 daw. Oh, nandito ang sagot. Sa mga susunod uli yan, yung ribulto daw, sinasamba natin. Yung hindi pag-aasawa ni Father, ha? Ay aral daw ng demonyo ang sinusunod. Nandito ang sagot. Oo, at ang Santissima Trinidad daw ay imbento lang na aral. No? At ang pagka-Diyos ng Ama, Anak, Espiritu Santo ay hindi totoo. Yan. At ang pitong sakramento, ito nga binanggit natin, ay wala raw ba tayan o hindi tinuturo ng Biblia. Nilinaw po dito yan sa libro ni Brother Marco. So mag-avail na po kayo. This is only 200 pesos. 200 lang po. Marami kayong matututunan. Kung meron na kayo, huwag kayong magkuripot. Na? Bumili uli kayo, irigalo nyo sa inyong mga kamag-anak. No? Kasi ito, ang laman nito, Bible at itong Catechism. Pinanipis natin, sinimplify para hindi kayo tatama rin na magbasa. Amen. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa loob ng isang oras. Samahan niyo uli kami sa susunod na linggo. Kasama si Brother Jose Protasio Corilla, ang ating technical side, si Miss Gina Bicos, si Miss Amy Yabot, ang ating PA. Ako po, si Brother Marco Evangelista, kasama si Brother Jose Santos Jr., Brother Louis Peña Pelermosa, Brother Marlon Asuelo, at si Brother Jason Yumang. At ito naman po si Tatang Larry Lamco Malyari. Hanggang sa susunod na linggo po, maraming salamat. Keep safe mga kapanalig. At maraming salamat po sa isang masugid na tagapakinig natin, Brother Marco, kay Numeriano Lagamon Jr. Mga kapanalig, ingat po tayong lahat. Ito po si Tatang Larry Malyari. Kami ay laging nagsasabing, sumainyo ang katotohanan. Salamat po. Bye-bye, fans. Love you. Salamat po. Thank you, Lord. Salamat sa Diyos. Bye-bye, fans. Love you. Miss you, fans. Puti na buhok ng idol nyo. Tata, thank you po. Thank you. Mister, bye-bye. Labas na po kami. Okay, God bless you. Ayan, yung aming magandang PA. Oh. Yan. Si Amy Yabut. Huwag mo nga patayin, pakita mo si Sheena. Ang pair naman yan pag si Sheena. Paalam tayo kay Sheena. Nakikinig eh. Buksan mo. Yeah, papakita ho namin sa inyo mga kapanalig yung maganda kong technician. Ayan, yeah, si Miss Gina Bicos. Kita nyo na ngayon, magaganda dito. Puro pangalan sinasabi namin eh. At least nakita nyo sila. Ayan. Salamat po. At kami po ay pagpalain. Tayong lahat pagpalain ng Diyos. At Estela Pugal, shout out. Ingat po kayo. God bless.